Pero Walin, o sige, bigyan mo kami ng background of kung ano yung issue mo, yung problema mo. Nagsimula po to nung nag-apply po ako ng car loan. Mm-hmm. Tapos, yung in-applyan kong car loan is CVT XLE Vios Black. And then, isang unit lang po yun. Okay. And then, yung nangyari, na-receive ko naman po yung unit. Okay. And then, akala ko po yung payment ko for this loan is through bank, which is the PS Bank. And then, yung PS Bank na pagdadownan ko ng payment ko is directed to Toyota Financing Services po. Okay, magkano ang down payment na binigay mo? Yung 279,000. Okay, magkano ba ang cash price ng Toyota Vios? Pag nasa 932,000 po. 932,000. Tapos nag-down payment ka ng 279,000, okay, which is 30%. Mo, payable in how many years yung car loan mo? Good for 5 years po. O, magkano ang monthly pumapatak yun? Pumapatak po siya mo sa 16,000 po. Anong branch or anong dealership ng Toyota ang pinagkunan mo ng iyong Toyota Vios? Corona del City po. Sino ang ahenteng nag-asikaso sa'yo? Si Ma'am Imelda Serrano po. So, yeah. So, ano ang naging problema? Yung naging problema po is, yung first po, pinapirma niya po ako sa PS Bank. So yun yung pagkakaalam ko po na yun yung bank na through to Toyota Financing Services. Pinapirmahan ka ng papeles? Opo, pinapirmahan. Yes po. Okay. Tapos yung nakalagay doon is 19,000 pero nakapangalan po yun sa akin. Sabi 19,000 ang monthly? Yes po. Tapos okay. Sabi niya instead of 16. Yes po. Okay. Tapos sabi niya sa akin, ay hindi yan sa'yo. This is for approval pa lang. So ipapasa natin ito kay Ma'am Tonet. Ma'am Tonet. So yun po. Sino yung si Ma'am Tonet? Siya po yung general manager po ng Toyota. Mm-hmm. So dumating yung unit ko po September 1. Okay. September 1. Okay. So na-receive ko naman po siya sa Corona del City branch. Mm. And then yung nangyari, nung na-found out ko na po na parang merong kakaiba. Mm-hmm. Kasi nag-open pa po ako ng isang bank, which is the PBCom. So, PBCom. Opo, kasi yung PS Bank po is nasa General Santos City, which is 1 hour na kalayo. So, nung na-found out ko po na merong sa pang unit, yung ginawa ko po is pinuntahan ko po si PS Bank. Okay. Anong ibig mo sabihing may isa pang unit? May na-receive po kasi akong text. Uh-huh. From Ma'am Imelda. Okay. And then confirmation din po sa bank na may pumasok sa PBCom ko na account na 19,100 plus na pera. Okay. Galing kanino? Kay Ma'am Antoinette Hari po. Si General Manager. Yes, okay, po. So tapos, doon na po ako nagtaka. Mm-hmm. So yung ginawa ko to clarify, pinuntahan ko po si PS Bank. Mm-hmm. After ng Teacher's Day namin. Mm-hmm. So pinuntahan ko and then clarify ko doon kung pumasok ba yung 17,000 na down payment ko. Okay. So pagdating ko doon, yung nakita ko is wala po yung yung 17,000 na dinown ko, pero yung pumasok doon is yung 19,000. 19,000. Okay. Yes po. So doon na ako nagtaka. So sinabi ko doon sa manager ng PS Bank kung pwede pong humingi ng mga dokumento. Ipinasang documents. Okay. So, nung tinignan ko po yung mga documents na andun, yung nandun na nakapasa is yung mga data po or mga important documents ko po na sinubmit during my application. The next day, pumunta ako sa Land Transportation Office. LTO? Yes po. Okay. To confirm kung ilan yung unit. Okay. So, then doon ko na po na-confirm na dalawa yung unit ko. Okay. Under my name. When you say dalawa yung unit, ano yung isang unit? Toyota Vios Exclusivity din po. Anong kulay? Alumina Jade. Ha? Alumina Jade. Jade. So, you're talking now of two Vios units, Toyota Vios units, isang black, isang jade. Yes. Parehong nakapangalan sa'yo. Yes po. Lumalabas, umutang ka o nag-car loan ka ng dalawang sasakyan. No? Yun po yung lumabas. Yes. Isang black, isang black, isang jade. Yung black nasa iyo. Yes po. Nasaan yung jade? Nasa general manager po ng kaya Toyota. Tunit. Okay. So lumalabas, umuta ka ng dalawang units, pero yung isa napunta kay Antoinette.
Mm-mm, pero bakit yung daw? Ano na-discover mo later o ba't na kay Antoinette? Yun din yung tinanong ko. Tapos sabi ni Ma'am Imelda sa akin, pumayag daw ako sa pagpirma. Okay, so sabi ko, bakit naman ganun nagagamitin yung identity ko? Kasi personal information ko yung mga sinubmit kong documents. So tanong kita, alam mo bang may pinirmahan, lumalabas may pinirmahan kang dalawang sets ng car loans, tama? Isa lang po yun, yung PS Bank. PS Bank lang? Wala kayo bang pinirmahan? Doon sa ano na po yun, yung Toyota Financing Services na po. So pumirma ka rin ng documents for Toyota Financing? Yes po, kasi yung pagkakaalam ko, yung payment is through bank, then bank to Toyota Financing Services. Okay, anong nangyari sa 270,000 na down payment mo? Kasi lumalabas, dalawa yung sasakyan na pinagbigyan mo ng down payment, di ba? Mm-hmm. Okay. Paano nangyari doon sa 270,000 na down payment? Magkano lumalabas na down payment mo doon sa Black? Magkano lumalabas na down payment mo doon sa Jade? Sa Jade po, hindi ko po memorize, pero meron po akong copy noon. Mm-hmm. Pero yung sa Toyota Financial Services, yung sinubmit sa akin, meron naman doon, pero wala doon yung monthly down payment. And then kung kailan po ako magma-monthly payment. So, Rowilyn, pagkaalam mo, isa lang ang iniloan mong sasakyan. Yes po. At lumalabas, may mga dokumento kang pinirmahan na ginamit sa pagpaparilis ng dalawang sasakyan. Yes. Diba? Okay. Imelda? Yes, attorney. Imelda, lumalabas kasi ang nag-asikaso ng papeles nito. Okay, sir. Okay, sir. Diba? So, anong nangyari? Apo. Paano mangyayari na si Rowilyn, pagkaalam niya, isa lang ang niloan niya at in fact, iisa lang ang sasakyan na hawak niya, yung Toyota Vios na Black. Okay? Bakit may lumalabas na siya rin ang nag-loan ng isang Toyota Vios na Jade na hawak-hawak naman ni General Manager na si Antoinette? Okay. Ano ba nangyari? Okay. Attorney, ganito yan. Yung approval niya is tatlo. Tatlo? So, so ngayon, yung isa nasa pangalan niya, yung pina-finance ko sa TFS Finance Services. Taka. Yun yung Toyota Financing? Ah, yung sa kanya. Nakapangalan kay Rowilyn. O, bakit yung ibang dalawa? Kanino nakapangalan? So, yung isa, yung dinamit kong pangalan niya, yung sa PS Bank, bali, ang ginagamit ko, alam naman niya ni Rowilyn, tapos, binabayaran namin monthly, first payment at saka second payment, walang problema, binabayaran one-to-one. So ngayon, pag second payment niya, attorney, doon na siya nagreklamo. Pero attorney, before ako nag-asikaso ng isang sasakyan na sa pangalan ng yan ko, alam naman niya, isang sasakyan. May pinag-usapan. Taka, nakapangalan kanino? Sa akin, isang sasakyan daw po, attorney, nakapangalan sa akin. O, yung iba? Oo. May iba bang, meron ko bang ibang inalaw na loan? Actually, attorney, ganito. Meron pa po isang BPI bank na inaprubahan din ako. Okay, which is 30% and then 20%. May lumalabas na 30% and then 20%. So, nagtataka na rin po ako ngayon kasi based sa mga conversation po namin na kinuha ko, no? Tinignan ko po. Kukunin daw po sana yun ni Doc Tudyo. Okay. Which is 50,000 sana yun. So, andito naman sa mga message niya. And then, meron pang isa na gagamitin din po sana, which is yung isang consultant po ng Ace Center Point. 20,000 din po sana yung fee nun. Pero hindi ko pa talaga inalaw. So, Imelda, na yung approval ni Rowilyn sa PS Bank, ginamit nyo para sa ibang tao, correct? Apo, attorney. At yun ang ginamit ni yung sasakyan na nailabas doon, yun ang napunta kay Antoinette. Apo, attorney. Okay, attorney, na si Antoinette ngayon dapat ang magbabayad sa paghuhulog doon. Apo, attorney. Hanggang ngayon ba nababayaran yung paghuhulog doon? Yes, attorney. Up to date yun. Okay? Pero ang lumalabas na pagkakamali dito, Imelda, is hindi alam ni Rowilyn na yung pangalan niya at yung loan credentials niya ay ginamit ni Antoinette. Oh, paano yan? Attorney, sandali, attorney. Mag-explain ako, attorney, ha? Explain ko, pwede? Ano, no? Mag-explain ako, attorney. Sige, mag-explain ka na. Sige, Imelda, please. Okay, attorney. Attorney, before ako nag-transaction sa kanya, attorney,
nag-usap kaming dalawa. Okay. Sabi ko, kung pwede, mapagamit ko yung isa dito sa kaibigan ko na isa. Alam niya na yan. Okay. Opo, hindi ako nagpapirma sa kanya ng title attorney kung hindi siya nagpayag. Okay, so, teka lang. Oh, Imelda. Sige, more or less, alam ko na yung magiging direction ng explanation mo, no? Pinalalabas mo, alam lahat ni Rowelyn yan. Okay? Okay. Ano ang nangyari doon sa denown payment niyang 279,000? Paano ang allocation noon? Sa kanya man yan, attorney, kasi 30% down payment. Iba man yung sa kanya, attorney. So, Imelda. So, in short, yung 279,000 ay pinang down payment lang doon sa Vios na Black. Correct? Opo. Oo, sa kanya. Sino ang nag-down payment doon sa Vios na Jade? Si yung kabigyan ko, attorney, 20% down payment sa PS Bank. Opo. 20% down payment. Okay. Opo. O sige, Imelda, teka lang ha. O Rowelyn, okay. Alam mo daw yung paggamit ni Antoinette doon sa pangalan mo o doon sa loan mo sa PS Bank? Actually, hindi po. Hindi ko po kilala si Ma'am Tonette. Okay. Personally, hindi ko pa po siya nakita personally. Imelda, ito tanong ko. Bakit mo naman, ba't naman kinailangan ni Antoinette na mag-loan ng sasakyan sa pangalan ng iba? Eh siya ang general manager ng Toyota Coronadal, di ba? Lagi attorney ba? Oh. Kasi yung kaibigan ko, attorney. Kaibigan mo? When you say kaibigan, si Antoinette? Opo. Na general manager ng Toyota Coronadal? Opo, attorney. Oh. Pero attorney, bago ako nag-transact kay Rowelyn, nag-usap kami talaga, attorney. Pumayag siya. Tapos yung pinirmahan niya sa akin is doon pa sa opisina namin na firma. In-explain ko talaga, attorney. Mm-hmm. Hindi man ako papirma sa kanya kung nag-hindi siya, nag-okay man siya. Tapos yung sa kanya, iba man yun, attorney. May picture man siya nag-firma. Okay, ito tanong ko, Imelda. Ito tanong ko. Ano ang naging pakinabang ni Rowelyn doon sa paggamit ni Antoinette sa kanyang loan credential sa PS Bank? Anong nakuha niya? Anong naging benepisyo niya? Nag-usap lang kami nga, ka. Oh. Sabi ko, so in short, pumapayag siyang gamitin o isugal yung pangalan niya sa PS Bank na car loan na kinuha ni Antoinette kahit wala siyang nakuhang pakinabang doon? Ganun ba? Opo, attorney. Oo, kaya nag-usap man kami, attorney. Nagpayag naman sa attorney. Kakilala ba ni Rowelyn si Antoinette? Hindi, attorney, pero sinabi ko lang yan. Nag-meet ba sila? Yan. Teka lang, Imelda, ha? Kasi tinitingnan na natin yung credibility nung istorya mo, eh. Di ba? Unang-una, walang pakinabang si Rowelyn doon sa nangyaring loan transaction, correct? Opo, attorney. Pangalawa, hindi niya kilala si Antoinette. Opo, attorney, pero sinabi ko naman na dito lang. Sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi niya kilala si Antoinette, correct? Oo. Ikaw, gaano mo nakakilala si Rowelyn bago mangyari itong transaction nyo na ito? Saan ba kayo nagkakilala? Dahil lang sa transaction na ito? Dito sa Toyota Coronadal, attorney, tapos yung lola na yung nanay ng binan niya, Mitsubishi, attorney. Oo. Kasi ito ang akin, ha. Wala akong nakikitang dahilan bakit papayag si Rowelyn doon sa ginawa mong transaksyon. Kasi masyadong pabigat para sa kanya. Lumalabas, dalawa na ang car loans niya. Di ba? Oo. Okay, ngayon, tanong ko. Meron bang side document si Rowelyn at saka si Antoinette tungkol sa pag-utang ni Antoinette doon sa car loan na yan? Attorney, yan nga, sinabi ko sa kanya noon. So, wala. Buka. Wala. Opo, attorney. So, ano ang proteksyon, Imelda, ano ang proteksyon na binigay mo kay Rowelyn para just in case na si Antoinette ay pumalya sa pagbabayad sa loan sa banko? Meron, wala? Attorney, wala naman akong binigay. Pero, kaya nga, wala. So, wala kang pinapipirmahang dokumento while pinapirmahan mo si Rowelyn ng mga papeles tungkol sa pagpapautang sa bangko, wala ka namang pinapirmahang dokumento kay Antoinette upang maproteksyonan mo naman ang kapakanan ni Rowelyn. Tama? Tama? Ako, attorney, nagsabi ko sa kanya, sabi ko, magpagawa ako ng affidavit na, or MOA, na ikaw ang inamit namin ang pangalan mo, ikaw ang okay. Kaya, pero ang nagabayad,
ang Meldam. Meldam. Oo. Okay. Ano, sir? Sinasabi mo magpapagawa ng dokumento. Meron ka bang pinagawang dokumento na mapapakita mo sa amin ngayon? Yun gani attorney, hindi pa ako nakapagawa. So nag-first payment, second payment ako. Ngayon, Imelda, pasensya ka na kung sa ngayon hindi kita paniniwalaan sa sinasabi mong alam ni Rowilyn yung ginawa mong 'yan. Kasi unang-una, hindi ka paniniwala naman para sa isang taong basta na lang papayag na gamitin niya yung pangalan niya sa isang pangungutang na sasakyan na wala man lang pinangahawakan dokumento. Nakuha mo? Ako, maski kung kapatid ko... Apo, attorney. Alam ko man din, attorney. Oh, Imelda, maski kapatid ko ang gagamit. Ako, ha? Maski sino siguro dyan? Maski yung kapatid ko ang gagamit sa pangalan ko, kung papayag man ako, gagawan ko ng papeles yun. Diba? Kahit sinong ordinaryong tao, kahit sinong normal na tao, yun ang gagawin. Diba? Kaya Rowilyn, sa akin, ang lumalabas dito is, nagpapirma kayo ng dokumento na walang kamalay-malay si Rowilyn na magagamit pala yung isang kanyang loan application ng ibang tao. Okay? Attorney, alam niya yan, attorney. Oy, nakalimutan niya lang yan, attorney. O, sige, sabihin na natin, nakalimutan na lang. Okay, sa ngayon, ha? Pero okay, nasan si Antoinette ngayon? Nandoon pa, attorney, sa office niya. Siya pa rin ba ang general manager ng Toyota Coronadal? Apo, attorney. Hindi pero, attorney, pwede ako mag-ano? Sige. Pero, attorney, pulpit namin yan this month, attorney, nagpunta na ako sa bahay nila ni Rowilyn, kinausap kong nanay niya, pero si Rowilyn, nag-message lang ako na huwag kang mag-alala kay pulpit namin ngayong month, sabi ko sa kanya. I-fully pay niyo ngayong month? Yes, sir, attorney. Ito po, sige, attorney. Rowilyn, ikaw sa side ko rin po, ha? Nung nalaman ko po yun, so gusto ko po talagang mag-file ng case against them. Okay. Nung nalaman ko. Pero to protect din yung self ko and then yung family ko, so pinili ko pong makipag-settle. Ano nangyari? Okay. Nakipag-settle. So that time, nung nalaman ko, ang ginawa ko po, attorney, is nakipag-meet po ako kay general manager, kay Ma'am Hari. Sino yun? Ma'am Antoinette. Ma'am Antoinette Hari. So, kasi po, nagpa-consult din ako ng attorney doon sa amin. Okay. So, sabi niya, bigyan mo ng time. So, ganon. Bigyan mo siya ng panahon? Okay. Binigyan ko po siya ng panahon, attorney. Mm-hmm. Kinausap ko po sila ng maayos. Okay. Tapos sabi ko, sige, since hindi pa ma-clear yung name ko, bigyan niyo po ako ng any property mo, ma'am, na for collateral just to protect din yung sarili ko. So for example, may mangyari sa car na yon, syempre ako yung hahanapin kasi ako yung nakapangalan doon. Imelda, isa pang problema pala dito, yung loan niya sa Toyota Financing Services ay hindi yun ang gusto niyang loan, correct? Dahil mas mataas ang interest doon. Ano ba dapat ang sa mo ba sa dapat gustong umutang? Ang pagkakaalam ko po kasi through PS Bank din. Pero since nag-okay na yung application ko and then kailangan ko po talaga ng sasakyan that time, nag-okay na lang po ako sa TFS. So never mind na lang po kung hindi siya. So okay siya, ka na sa Toyota Financing, itutuloy mo na lang yun just in case. Opo, kasi nandun na po sa akin, okay, mahirap pero, na retrieve. Yung ayaw ko yung sa isang unit. Na-verify mo na ba talaga na yung 279,000 na down payment ay na-devote talaga doon sa Toyota na black? Yes po. So, meron confirm din na tayo doon. Wala ka ng problema sa down payment. Yes po, okay. Wala po. Ang problema na lang is yung loan na nakapangalan sa PS Bank. Opo. Okay. Pero gusto ko pong malaman kung pumasok ba talaga yung 17,000 okay na first payment. Kasi last Friday night, 17,000 doon sa Toyota Financing. Yes po, yung okay first payment ko. Kasi tinawagan po ako na nag-overdue daw yung yung first payment. Yung first payment ko. May kinalaman ba si Imelda doon sa first payment? Ano ba yung nangyari dyan? Wala naman po kinalaman si Ma'am Imelda doon. Kasi yung clarify ko is the sales assistant din po ng Coronadal City, which is kinonfirm niya na pumasok na po yung first payment for this October. And then yung next payment mo is November 30 kasi every end of the month po yung payment ko. Sa akin, ang nakikita kong pinaka-immediate remedy nyo dito, Rowilyn, Imelda, and Antoinette, kung nakikinig ka man, is the three of you, go to PS Bank, write a letter there, and tell them na hindi ikaw ang nag-avail nung loan na yun kung hindi si
Marie Antoinette without your knowledge? Actually, pinuntahan ko po yun nung nalaman ko, attorney. Tapos sabi nila, hindi ka naman makakapag-open ng PS Bank kung hindi ka nagpirma doon. So ano ba istorya? Doon. Doon daw po talaga sa PS Bank magpirma. Were you personally present? Pumunta ka ba sa PS Bank mismo nung pumirma ka ng mga Before, hindi po. Sa school po yun. Kasi hindi po ako nakalabas noon that time kasi very hectic po yung schedule ko as clinical instructor po. Okay, so Imelda, paano? Anong magiging usapan natin dito? I-pulpaid namin yung this month, attorney. 6 months Yan lang ang hiling ko sa kanya, oo. I-pulpaid namin ngayong this month, attorney. Yan ang kinausap ko na sinana niya na pima. Karibin ga, sabi ko. Mami Imelda. Mayroon na ba kayong dokumento to that effect? Wala po. O Rowilyn, ikaw anong bottom line mo? Anong gusto mo? Ang sa akin po, yung settlement po namin, yung isang ano po namin kasunduan is to clear my name within this week. Okay. So yung ginagawa ko, every week, humihingi po sila ng another week to fully paid lahat-lahat and to clear my name doon sa PS Bank. Mm-hmm. Pero isa pa, dapat wala pong pumunta sa bahay na any one of them. Kasi yung nanay ko nai-stress na sa nangyari, attorney. So yun din po yung dahilan kung bakit din po ako pinuntahan, bakit pumunta ako dito. Because of my nanay din. Teka, pinaalam mo na ba ito sa management ng Toyota Corona ba? Toyota Coronadal? Aside alam na po yan nila. The general manager, di ba? Over and above the general manager, may nakausap ka ron? Wala po. Nagmamayari ng dealership, wala? Wala po. Actually, yun so, yung pinuntahan ko. So siguro una-una, paratingin natin ito, no? So, I'm sure makakarating ito sa nagmamayari ng Toyota Coronadal. That this is something that must be brought to your attention. Kailangan nyo po i-address ito. Dahil po, meron pong nangyaring deception dito na ginawa ang isang inyong sales yung pinaka-general manager nyo dyan at inyong sales agent. Please involve yourself na ayusin at aregluhin itong problemang ito because it will be a reflection on your dealership. Hindi po maganda ito kasi maapektado ang magiging transactions nyo dyan. Ano? Kaya para naman po sa ating mga kaibigan dyan o netizens na nag-low loan ngayon, no? E mag-ingat po kayo sa pagpapirma ng mga dokumento at sa mga sales agent ninyo. Make sure na kung ano pagkasunduan ninyo sa pag-loan ay nasusunod. Okay? Mm-hmm. So, Imelda. Attorney? Imelda? Okay. Nasaan ngayon si Antoinette? Mag-ingilang ako ng tulong sa iyo, attorney. Ngayong month, attorney, full-paid namin yan. Okay. Basta this month, attorney, full-paid ko yan kaya hindi ko man gusto masira. Imelda, alam mo, ang dami yung possible cases dito ni General Manager, ha? Falsification, estafa, and we can go after Toyota Coronadal mismo. Basta i-full-paid ko, attorney. Masisira dito ang dealership ninyo pag hindi nyo maaayos ito. So, paano nyo ipropose na ayusin ito? Attorney, bigyan nyo lang ako mga 2 weeks. 2 weeks. Sige, 2 weeks. Anong gagawin mo? May 350 na kami na pera. Okay. So ngayon, yan na lang ang kulang namin yung kalahati. Oo. Pero 2 weeks lang, attorney. So anong intention ninyo? I-out nyo na lang, i-out nyo yung loan sa PS Bank. Okay? Oo. So in 2 weeks time, you will fully pay the loan. Full paid. Opo. Full payment nyo. Opo. Sige, pero in the meantime, we're going to prepare whatever complaint we have to prepare para pag hindi nyo yan naayos in 2 weeks, ipa-file natin yung kaso. We will help Rowilyn. Ha? Okay, Imelda, save your name. Yes, Antoinette, save your name. And more importantly, iligtas nyo ang Toyota Coronadal sa napakalaking kahihiyan. Okay? Ayusin nyo yan. Maapektuhan ang kumpanya ninyo. Ha? Apo, attorney. Sige, 2 weeks. When you say 2 weeks, ano ba ngayon? Ngayon po ay Tuesday. At sige, sabihin na natin hanggang December 1. Apo, attorney. Salamat, attorney. December 1, Rowilyn. If we don't hear from you na naayos na ito in 2 weeks' time, let's talk, ha? Pero in the meantime, i-prepare mo lahat ng papeles mo, ha? Actually, attorney, gusto ko na po talagang Hindi, basta nagbigay na siya. Imelda, 2 weeks, ha? Yes, attorney. Masisira ako pa. Okay, I am making this call to the management of Toyota Coronadal
Pakialaman nyo po ito dahil ang masisira dito at the end of the day, yung pong dealership ninyo. Okay, Melda ha? Okay? Melda. Wala akong record sa Toyota, attorney. Okay? Ganyan, opo, attorney. Oh, huwag nyo nang hintayin para tingin ko pa itong problemang ito kay Senator Rapi Tulfo. Okay? Opo, attorney. Sige. Promise ko yan. Yan naman ang pinagsabi ko kay mama niya, o attorney. Okay. Oo. Diba? Oo, attorney. Kasi otherwise, we will bring this. Paabutin namin ito kung saan kailangan paabutin ni Melda, ha? At saka si Antoinette, ha? Hindi siya pwede. She cannot hide behind you. Kailangan tindigan niya rin ito at ayusin niya, okay? Ayos ko na yung attorney, basta bigyan lang ako 2 weeks, oo. Siguro attorney, kung sakali man po, yung Toyota Coronadal naman po, ay may bibigay po na legal action patungkol po dito, madam. Ganyan, pero, po, Ma'am Imelda, maraming salamat po. At, ma'am! Oh, Imelda, ayusin mo, because we can go after Toyota Coronadal mismo, ha? Dahil sila ang employer nyo. Magandang hapon po, Ma'am Imelda. And gayon din po kay Ma'am Rowelyn, kakausapin po kayo ng staff namin sa kabilang studio, no? At ayusin po natin to at tatawagan po natin yung pwede po nating makausap from Toyota about this. Kasi hindi po pwedeng ganyan, baka mamaya may iba pa pong maloko. Mm-hmm. So we will make sure, ma'am, na magkakaroon po ng proper investigation po patungkol po dito, ma'am. Okay po? Okay. Salamat po, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you, attorney. Salamat.